I am ready. GMA Weather, Serbisyong Totoo ng GMA News. Mga kapuso, patuloy ang paglapit sa bansa ng binabantayan nating low pressure area. At namataan ng pag-asa ang nasabing LPA kaninang hapon sa layong 790 kilometers dyan sa may silangan o east ng kasiguran Aurora. At mababa ang chance nitong maging bagyo. Dahil dito sa wind map, makikita nyo, umiikot yung hangin na yan. Yan yung LPA. Pero, posibleng tumawid dito sa may northern Luzon sa mga susunod na araw at posibleng sa weekend yan, mga kapuso. At sa rainfall forecast ng Metro Weather, asahan ng mga pag-ulan umaga pa lamang dito sa may Cagayan Valley, dyan sa may Aurora at Quezon. At ito ay dulot ha, o epekto na ng paglapit ng sirkulasyon ng LPA. At pagsapit ng hapon, uulanin na rin ang nalalabing bahagi ng Luzon. Malalakas na ulan yan, mga kapuso, thunderstorm dito sa may northern and central zone, maging dyan sa may Bicol region. Mababa naman ang chance ng ulan sa Visayas bukas ng umaga, pero tataas yung posibilidad ng pag-ulan dulot ng thunderstorm pagdating sa hapon, lalo na dyan sa may Panay Island, Negros Provinces, Cebu, Bohol, maging dito sa may Samar Provinces. At sa hapon din makakaranas ang thunderstorm, mga kapuso, ang malaking bahagi ng Mindanao na kung saan hanggang katamtamang ulan ang pwedeng maranasan, lalo na dito sa may northern Mindanao at dyan sa may Zamboanga Peninsula. Maulap at may chance rin ng ulan dito sa Metro Manila. Bukas po yan mula hapon at gabi. At mga kapuso, dito makikita nyo yung kulay dilaw na yan. Yan yung hanggang katamtamang ulan na pwedeng maranasan dito sa Metro Manila bukas. At may mga hailstorm, mga kapuso, na naranasan o yung pag-ulan ng yelo dito sa ilang bahagi ng Quezon City kaninang hapon po yan. Kasabay niyan, yung malalakas na ulan, buhos ng ulan yan. Nakaranas din ng hailstorm ang Cabuyao City, dyan naman sa may Laguna, bandang alas dos kahapon ng hapon. At sa lakas ng ulan at hangin, ilang puno rin ang natumba at pansamantalang nawala ng kuryente sa ilang lugar. Ang tanong, ang hailstorm, mga kapuso, nararanasan yan tuwing may matindi o intense thunderstorm. At dyan sa loob ng napakaitim na ulap na yan, meron tayong tinatawag na freezing level na kung saan yung butil ng ulan, pag napunta dyan, nagiging yelo. At sa loob ng ulap ay merong hangin dyan na umiikot, kaya yung butil ng ulan mapupunta dun sa freezing level at pagkatapos magiging ulan uli. At dahil sa paulit-ulit niyang ikot, magiging mabigat yan hanggang sa maging sinlaki na yan ng butil ng mais o butil ng munggo at hindi na makakaya ng hangin, babagsak yan sa lupa bilang yelo o hail. At yan ang latest mula sa GMA Weather, mga kapuso. Ako po si Nathaniel Cruz, magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News.